yung clip. Same. It actually is the same. Yep. Same set of picks for almost same set of picks for both teams. Game number 4, ako nga pala si Butters. At kasama ko yung Chantel. Sa mga nagsasabi po dyan na makareport po ang aking Instagram, okay lang. Wala namang followers yun. Sa akin din po, okay lang. Ang importante, kalmado tayo dito. Kalmado kami. Konti na lang, tayo na ang hihirangin. Eh, di ba? Eh, kuhulo din na naman natin yung tatana. Mm-hmm. Dapat nag-excite tayo ngayon. Oo. Kasi, match point na lang. Match point na. Pero ngayon, ay ito ang ating matchup, Demon Kite on that arena, plus si Albert, with a Lancelot. Alam mo ngayon, Butters, actually yung mga heroes natin, parang hindi na talaga nagmamatter. Pagalingan na lang kung paano pumuesto yung mga kapag ka naunahan sila ng kalaban. Ay, ito din sinabi ni Fight Chicken natin na kapag ka Pilipino din daw yung nakakalaban ng RQ Hoshi, seems to them na parang meron talagang mali na nangyayari sa RQ Hoshi. Let them make bawi dito. Oo. She! Kasi parang RSG kasi ngayon na napakainit na kanilang pinapakita. Even for Albert, yung sinasabi na nangigigil para first blood agad. For the side of RSG, napakagandang rotation for them. Kasi parang hindi na-prepared yung RQ Hoshi kung saan pupuesto. At light again! Ayaw nilang tumaba dito si Skylar. Another kill doon sa may top. Nakikita mo ba yung nangyari doon? Nabuhay pa ng onti si Skylar. Ganun talaga kasi tayo mga Pilipino. Kapag kami isang piraso ng ulam na naiwan, Nakakahiyaan sila doon. Nakahiyaan sila doon. Kung magkasabi nila, teka, sinong kakain nung putahing to? Pero makikita natin ngayon ang putahing na pwedeng kuhanin ng ating mga players is the third objective. Pagong! Nandun si Clay for the vision na same with the damage. Pero sinasang zone at dito at third objective daw mapupunta sa RRQ Hoshi. Respect. Respeto. RRQ, bilisan yung laban ng jungle ngayon eh. Pabilisan mag-clear. Pabilisan ding tumaba, kumbaga. Pero yun nga lang, again, for our teams, medyo nagkakaroon tayo ng mabagal na pag-ikot. And for RSG Philippines, hindi nila hinahayaan na somehow masilip sila dito ng RRQ Hoshi. But look at that set. Sama pa ng Dawning Light, pero napakakunat dito ni Light for RSG. Parang may onting miscom sila doon ha. Kasi ito si Mitch, si Vin ng Flicker, para mahatak siya. Gusto nila i-take down. Kaso, hindi ata nasa isang page. Nagsisimula na ang disconnect ngayon. May disconnect na. Ito na ata yung sinasabi ni Quartz. Ito na yung sinasabi ng mga narinig natin kanina na RRQ Hoshi, medyo rattled sila. Although, papansin natin for RSG Philippines, hindi na masyado din pinipilit na pumasok. Look at that. That is just for the vision ngayon. Pero nga lang for RSG Philippines, kalmado lang na pupuesto. Light pumasok doon. Falling Star will respond. Light will be down for the turtle. Magpunta sa side ng RSG Philippines, R7. Ang magsuzone out ng apat na players disengaged. Ang nagpipilitin dito na gawin ng RSG. I don't think pipilitin doon sa parting yun ni R7 talaga. Nahabulin dito yung members ng RSG. Even Skylar dito, napo-force back na siya ng members ng RSG PH. Hindi na nila i-anticipate kung saan yung mga initiations neto ni Light. And R7 will be the target. Nandun sa likod si Demon Kite and trying to take down Vin. At si Vin dito, pinipilit kontrolin kung ano man yung pwedeng gawin dito ng RSG PH. Pero hindi magiging enough yun as Eman takes down Clint. Nako po, si Vin, wala ding nahugot at nahila doon for RRQ. Lumalaking kalamangan ng RSG Philippines. Ito na yung mga moments kung saan, kung ikaw yung RRQ Hoshi, parang medyo kakabahan ka na eh. Since medyo malambot nga dito yung hero ni Eman, nag-focus din sila na doon muna. And I believe for RRQ Hoshi, parang all over the place yung kanilang thoughts. R7 na lang ang pinaka nakakalabas doon sa kanilang mapa. And if... At as long as may nakikita silang tao sa mapa, pwedeng-pwede sila pumasok. Pero eto na yung collapse kay R7. Pinakabulo siya unti-unti. At nahuli na naman si R7 dito. Kung last series nyo nung upper bracket finals, palumpalu ka. Ngayon, ikaw papaluin namin. Taste of your own medicine. Yan ang binibigay ngayon ng RSG Philippines at RRQ Hoshi. Mga force na lang na pumunta sa mga ibang tore. Pero may kita natin ngayon, RSG, even Nats, nakaredy na. Now at level 10, mahirap na tong kalabanin mamaya. Mm-hmm. Ngayon, RSG, they are taking control. Kumbaga, kanina pa siya nabibigyan, hindi na siya nakapag-farm. Radiant Armor na yung nakuha niya doon habang sila Eman, sila Aqua, kinokontrol dito yung Lord Demon Kite in prime position for the Retribution. Pero nga lang si Nat sa Demon Kite with that Lord Slay, napakalinis.
Walang team fight. It is just RSG calculating the movements. Sa larong ito, kalmado lang tayo. Kinukulit natin yung tadhana. Kumaga, hindi na alam. Dapat excited tayo ngayon. Oo nga. Kaso hindi. Nasimulan kasi natin kalmado. Parang tatapusin din dito ng RSG. Nakalmado! Pado! Pero si Light hindi kalmado doon. Sakto! Ang talon! Samahan pa dito ng Phoenix Armor from Nat. Kaso nga lang, Skylar mapipilitan na mag-flicker out. Nats will be down. Killing spree para dito kay Eman. Palitan lang ng mga kills. Both explainers are down. Para sa isang Kufra, para makapasok siya ng isang magandang ultimate. Ako, alam ko dito, feeling ko for RQ Hoshi, kailangan nilang targetin si Eman, even for Aqua. Light is there for the vision. Nakapwesto na ulit. Nats, naka-ready for the Phoenix Storm. Si Clay, ang matatalunan niya doon. Walang damage. And kasi si Alfred walang buhay. Atin na talaga to! And the Lord is in the hands of RSG! RSG, my goodness. Ang ganda ng pagkakalaro nila doon. Kung nakikita mo kung bakit wala si Albert dun sa may area, napababa nila yung buhay to 1/4 HP. At technically, hindi na talaga nasa magandang pwesto si Albert doon. Us to secure the MSC title. Albert, sinusubukan niya talaga dumamage pero hindi talaga lumabas. Ayaw talaga ma-burst down dito ng members ng RSGPH. Sobrang lamang nila dito in terms of the gold. Look at the graph right now. Almost 8K, almost 5K. Looking at RSGPH, parang isa silang wall na hindi matitibag ngayon ng side ng RQ Hoshi. Ang kailangan nila paigtingin dito is yung paghuli ni Vin. This comes to the point na si Vin dito yung kailangan magdala ng ulam para sa kanila. Isang magandang hila yung kailangan makita na may alalay ni Skylar. Kaso parang kanina pa nagtatry si Vin pero wala talaga eh. Parang madulas talaga ngayon yung mga players ng RSG. And even for RQ, makikita mo na meron ng doubt sa kanila mga positioning as Light will be there again. Pumasok si Nat to the Phoenix Armor. Meron doon yung Light. Pero dumaustos si Demon Kite. Vin is down! Sa kamay dito ni Aqua, sakto ang kanyang real world manipulation. Yung magdadala ng ulam, ang naging ulam ng Pinas. Nag-check sila. Usually, kasi kapag ganito ka, kuya, kay Kukra ka, di ba? Tatunan mo muna yung brush eh. Pagka may nahuli ka doon, edi jackpot. Sakto eh, no? Edi wala naman sila information doon. May ulam dito. Ganon yung nangyayari ngayon. Yung tagapagdala ng ulam, nanakaw yung ulam. Naderechohan, no? Sabi, nagtabi ka na, nakuha pa na iba. Kung baga nangyari dito, RRQ Hoshi, sila nagkain, pero RSG Philippines ang kakain. Light, mayroong flicker to, ha? Alam mo si Light, napakaganda ng mga points niya. Pwede niyang biglain to. Malayo edge nito, may flicker to. Sabi ko sa'yo, yan ang sinasabi namin sa inyo! Indonesia, uwi! 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 Tatlo ang patay for RRQ! Hindi ko pa ilalabas. Naramdaman natin eh. May drum roll pa yun eh. Hindi ko pa ilalabas ang pinakamalakas na sandata. Mamaya na kapag sure na. Mamaya na pag sure na. Meron Lord. Ang sakit na damage. May flicker para kay Light. Kalimay, pilit away! Huli! Next with that kill! This is it! Pwede ka ilabas! Walis! Walisin nyo! Kumosing lang tayo! Oh, Nats! Look at that! Nats! Nats!